Hindi dito, pawak mo. Pawak na bala ko sa bata na yan. Pawak naman. Alright guys, tapos na kami. Nakadami-dami din kahit papano. Eh, para sa isang baka lang guys. May matira siguro. Siguro may bibigyan kahit konti yung ating hinahin. Ito eh, pili-pili. Pang snacks nila. Gusto pa na. Nagustuhan magsakati. So yan, siguro gugura na tayo. Pumunta tayo sa ating mga alaga. Bisitahin natin, tara. So ito guys. Kailangan siya pakainin kasi may anak siya ngayon eh. Kaya kailangan niyang makakain. May nangagaw na siya dito guys. So, gusto mangagaw. Kasi may chances kasi guys na kapag nalawain na ng ibang baka yung pagkain ng baka kapwa nila, hindi na nila kakainan. Hindi na nila kakainan guys, kaya kailangan kaya papanabantayin natin sila. Okay, bigyan mo na lang sila ng konti. Ito guys, mga 2 weeks. 2 weeks old pa lang to guys. Ayan, yung anak niya. Magti 3 weeks. Sisimula ay nung nanganak siya, eh bumabag yun guys. Ayan, sakto. Pagkapanganak niya, bumagyo. So it's been 3 weeks since yung ano, since nangyari yung incident niya, yung pagbagyo guys. I mean nearly almost 3 weeks na siya. Kaya ganyan pala siya kalaki. Maliit siya guys nung pinanganak eh. Actually, maliit siya. Buti ka nga yun, nakaka-recover, lumalaki na kahit papano. Paunti-unti, lumalaki siya guys. Ikiyagaw ka pa ha? Eh kumakain na yung maliit guys oh. Kumakain na siya ng ipil-ipil oh. Diba nakakatanggal ng stress yung ganyan guys, makikita mo yung mga alaga mong ganyan oh, pasawa ka mong pasawa dito dali oh, diba sarap ako kumakain yung guys oh. Pakalambot inahin po oh, gustong gusto. Tignan natin kung di matanggal ang stress niya dyan guys. Pag may mga alaga kayong ganito. Kasi na natin. Tignan natin guys kung may gatas po siya. Alam ko may gatas po din. I mean, minsan kasi mahina yung gatas niya guys. Kaya hindi pa siya nagpapasuso. Ngayon ko lang ngayon. May mga sugat din yung mga ano niya. Kinakagat kasi nung ano eh. Ayun, may mga lumalabas na gatas guys. Medyo tuyo siya. Kaya kailangan lagi may nakantabi na tubig sa kanya guys eh, para marami siya maproduce na gatas. Ayun. Ayun, ngayon. Marami-rami pa guys. Bantay muna natin siya guys. Habang kumakain. Kasi last time guys, yung mga pala last time mga siguro last week yun, dinudugo pa siya yun guys, may mga dugo-dugo pa siya, dinudugo pa siya, hindi walang kung bakit
nilayuan na namin siya dun sa bulugan eh. Pero may mga cases pa rin ito na dinudugo siya, katulad dito guys, sa dugo yan, no? Palagay nyo guys, ano kayang dahilan yun? Bakit kaya hanggang ngayon dinudugo pa rin siya? Hindi dito, pawak mo. Pawak na pala ako sa bata na yan. Pawak naman. Oh, suso ka na. Sige, suso. Ready ka na, dede? Hmm? Ready ka na? Hmm? Sarap na. Oh, dede-dede na siya guys. Hindi mo alam kung dede-dede pa o ano. Oh God. Ano pa si? Tabi lang, tabi. Tanggal na tali. Tabi lang, tabi. Ito yung mga video lang natin guys ngayon, siguro yung mga papakain natin. Ito yung inahin namin guys, ito yung hindi, ito yung ibibenta guys ha. Yung isa ibibenta namin nandun sa kabila dun, pupunta natin mamaya. So ito ngayon, yung ito pa lang yung kawakapa na kaya kailangan nyo ng pagkain. Medyo namamayat siya guys, so. Tayo ka, huwag mong tapakan yung pagkain mo. Ayan. Sarap na sarap siya oh. Buti nga guys, may hanggang ngayon meron pa rin medyo malaki-laking pastulan dito na pwede yung pagpastulan. Mostly guys, yung mga sa gilid-gilid naman yan, puro bahay na. Ang kagawa lang yan. Last 3 years ago guys, wala pang masyado yung mga bahay na to. Kaso yun nga, alam mo naman, innovation, modernization yan. Lahat. Dami nila tinatay yung mga bahay. Kaya nawawalan na ng pastulan dito. Pero dati lahat yung mga yan, makikita mo na yan guys. Walang mga bahay yan, dire-diretso yan. Ang bata pa ako. Ilang taon na ako ngayon. Tagal na. Ayan. Siguro mga pag nakakalati niya, kanin, pwede natin siya ipanin. Gusto naman silang kumain eh. Kailangan natin bantayin yung isang baka dun guys, kasi baka gagawin niya. Ganun talaga yung mga baka guys, sabi ko nga sa inyo kanya, diba? Yung mga times na ano na kapag nalawain or naamin na lang may ibang kumain na may laway na ng ibang baka, hindi na nila didilaan. Yung mga ganong baka guys. Hehehe.
Mabait to guys, ito yung pinakamabait na baka namin eh. Sarap na sarap siya guys, parang tubo. Parang tubo siguro yung panlasa nila dito sa napier na to. Ayan, sige, kain lang ng kain bread. Pakalusog ka. Ayan, siguro guys, okay na to. Okay na siguro to. Pwede na tayong pumunta sa kabilang baka. Iwan ko na namin yung baby, ha? Bye-bye! Iwan ko na namin yung baby. Hmm? Iwan ko na namin. Kumakain na siya guys. Huwag nyo nisturbo yun. Hmm. Kain ko lang ng kain dyan. Hmm? Ito yung pinakamalambot sa kanya guys. Hey, oh. Ang lambot! Bye-bye! Ayan guys, babae siya guys. Oh. Ay! Ayun na. May masyado nga. Takot siya eh. Ayan okay guys, punta tayo dun sa kabilang baka. Mga ibang baka natin dun. Mga nabigyan ng pagkain. Sila, tatay ko, pumunta sila dun sa kabilang ano. Mga ibang baka, pinakain na nila. So yung mga iba na lang pupunta natin. Hindi naman namin sila araw-araw guys, sinasakatihan talaga. Yung mga ano lang. Pinakapakatutukan namin ngayon talaga. Is yung bakang malapit ng ibenta guys. Kaya bukas siguro sasakati ulit or mamayang hapon siguro. Kasi kailangan namin patabayin yung isang baka doon para maibenta. May plano kasi kami guys na magtayo ng pugo or rabbit. Ito yung isang baka namin guys na maliit. Maliit pa lang siya guys talaga. Kasi hindi ko alam na nabili ng tatay ko to. Siguro mga 2 months pa lang winalay na siya agad. Eh hindi maganda yung ganun guys. Kasi 2 months masusupay yung mga baka na ganyan eh. Kailangan pa nila yung asawa yung nanay nila. Ito kaya napakiwanan siya guys. Hindi ko alam kung ilang buwan na tong nung nabili siya. Kasi binili niya, yung binagbilan niya, binili lang din. Kaya yan. Actually medyo lumaki na siya ng konti guys eh. Pataba pa lang siya oh, sakto pa lang tumataba guys. Konting push pa to. Nabibenta na rin yun. So lilipat tayo sa ibang baka. Bibigyan natin yung ipil-ipil dun sa bakang patabain guys. Meron pa tayong isang baka dun na pata. Ay meron tayong mga bakang pupuntahan doon. Una muna natin puntahan yung patabain doon. Tara. Let's go. So ayan guys, oh, kinukuha daw nila 40 oh. Ang sabi nyo guys. Kalahati ang tubo sa baka no? Bakit ba inahanap ko ng pulis doon no? Ha? Bumili siya ng kambi. Bumili din ang kambi.
guys, 40 daw oh. Dilipat ka sana yan sa may kubo eh. Doon ko papakain para madaling sakat yan. Papakainin ko lang, papakainin doon. So yan guys, ito yung iba sa mga baka. So ito yung malapit na mga anak guys. Kaya patayuin natin. Yan lang talaga sa kanina yung mapait guys. Yun yung bintahin. Kaya kailangan namin patabain. Ito. Yan. Hingihintay na lang namin maglandi siya. Ito, buntis na to. Nanganganak na to by this December. Ayan siya guys. Ganyan siya katikas. O, diba? Tikas, no? Ayan. Tayong malapit, mga anak. Tignan natin kung gaano kalaki siya. Sa akin. Ang alam ko, malapit sa may chest ko eh. Ayan, dito siya. Ayan, sa may dibdib ko siya guys. Yung sa likod niya hanggang sa may dibdib ko. Ayan, ganyan siya katikas. Ayan siya, medyo maliit siya guys. Pero sakto, mataba siya. Ito, although matangkad siya, mataba yung katawan niya guys. Ayan. So, dito banda yung kubo. Ayan yung kubo guys. Papasok tayo sa kubo, tara. So, ito na nga. Yung dalawang baka. May isang baka pa doon, tsaka doon. Mamaya natin pupuntahan yun kung mapuntahan man natin. Saglitin natin siguro mamaya. Minit na guys. Kailangan natin pumunta sa kubo. Dalaw tayo sa kubo. Dalhin ko itong tubig doon. Itong kubo guys, ngayon palang dinedevelop ito eh. Ayan, may mga tanim nito dati, mga talong. So nga lang bumagyo, medyo nasira sila. Kaya tatanim na naman ng bago. So, eto, may mga tanim silang sili dito. Saktong kamahalan ng sili ngayon guys. Mahal ng sili ngayon, kaya tamang-tama lang kasi pahinog na sila. Actually, nag-harvest na kami dito. Siguro may mga 10 kilo na kami na-harvest dito lang sa banda dito. May mga bagong tanim na naman na sili. Hopefully maabot yan, mahal pa yung mga sili. Ayan. Ito yung kubo. Sa lukuyan pa lang di ginagawa. Hindi pa masyado matapos-tapos kasi medyo busy nga din. May tanim ko yung mga sili dito. Ayan, normal na sili. Ito, mulberry. Ito yung mga mulberry guys. Yung mga bunga nito is yung mga parang ano, mga maliliit na basta yung papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung mga tanim ito, mulberry. Tatlo, apat, apat na mulberry. Lima. Ito pa yung isa. Saging. Yung mga saging nasira din ng bagyo. Kaya ayun, ginawa namin, pinutol-putol namin bago bumagyo. Kaya ngayon may mga bagong sila. Sa lukuyan pa lang silang lumalabas. Tapos may mga tanim din tayo dito, mga atis, yan. Atis. Mga malunggay, gilid-gilid. Tapos tabi ng gilog siya guys. Eh. Kaya madali lang kuha ng tubig. Just in case. Tapos ito, mga napier natin tanim guys. Yan, malalaki na sila guys. Oh. Yan. Padamihin natin sila dito. Para hindi na tayo magmamang problema sa pagkain ng mga alaga natin. Yung may bagong supling na rin siya dito. Galing. Tapos ito mga kalamansi. Ang saan yung kalamansi dito banda. Tapos ito may napier din akong trim dito. Ito yung mga maliliit dyan. Kasi ito kasi mga malalaki tulad ng guys. Yun, pwede natin sakatihin yun or kumpayin pag medyo bumaba na yung tubig sa ilog. Yan, at saka meron pala akong tinanim dito mga last nakaraang araw guys, last day. And meron na tayong tumutubong agwa
Madre de Agua. Ayan. Tumutubo na siya, guys. Oh. Mabilis siyang patubuin to, guys. Pumutol lang kayo ng cuttings. Sansanga niya. Ayan. Ngayon, may bago na naman siya dito sa kabila. Tumutubo. Focus natin. Ayaw mag-focus. Ayan. Ito rin siya dito. Sa palito. Ito buhay pa siya. Ayun, may meron na rin palito doon sa gilid, gilid niya. Ayun, no? Tapos yun doon sa kabila doon, yun, buhay na rin yun. Doon sa banda. Tapos may mga paku-paku tayo dito, guys. Oh. Halo-halo ang tanim ni tatay. Tingnan natin doon sa kabila doon kasi may tanim pa ako doon. Ito mga kalabasa. Ayan. Tingnan natin yung tanim ko dito banda. Kasi may tanim ako dito banda na agwa. Madre de Agua din. Tingnan natin siya dito. Kung tumubo. Ayun guys, tumubo na siya guys. So meron na siyang supling. Ayun. Meron na siyang maliit na supling doon. Oo, meron na siyang breaking buds. Bud break. Ibig sabihin nun, buhay na siya. Itong isa, hindi pa ako sure. Ah, pero buhay pa siya. Pero wala pa siyang nagbabad break. Ayan. Pero buhay pa siya kasi green pa yung kulay niya, guys. Ah. Ah, naglilinis na si mother. Siya na kayo, guys. Medyo makalat dito kasi yung dito sa harap, sa taas namin, merong ano, merong kawayan. Ngayon yung dayo ng kawayan, nahaya lang namin dyan para coveran niya yung mga gitna-gitna o mga lupa. Ngayon yung magiging cover ng lupa para hindi masyadong magdamo, guys. Magiging pataba na rin siya kapag nabulok. So magandaan din yun kung merong kayong tanim na kawayan sa tabi. So yun, upo muna tayo sa may kubo. Pahinga tayo. Pagod ako. So yan guys, kapagod din. Naglalagay na sila ng tayo ng kalabaw, guys. Kasi nilalagay na nila yung sili ng tayo ng kalabaw para sakto-sakto lang yung pag na pag available na yung tayo ng kalabaw, guys. Namumulaklak na yung ano. Mamumulaklak na yung sili. Sakto-sakto. Pag nagbunga siya, may pataba na siya sa ilalim na pwedeng nakayang-kaya niya ng anuhin. Ayan, nag-apply na sila ng tayo ng kalabaw. Ikaw ba, kaya pa? Mama, kaya pa? Hindi ka man napagod eh. Nakaupo ka lang doon kanina. Ngayon, balik na tayo sa tricycle, guys. Bahala na sila dito kasi kaya nila. Kaya mo na yan? Wala ka gagawin, ganyan ko eh. Ayan. Ha? Diyan ka na lang? Sigurado ka? Bye bye! Balik na tayo sa tricycle. Balik na tayo sa tricycle, guys. Pagkat tayo ay pawis to pawis, grabe. Kailan natin magano. Nagpatuyo ng pawis kahit pa paano. Tara. Ayan siya, oh. Tingin siya, oh. Wah. So yan guys, salamat sa pagtutok, sa panonood ng video. Don't forget to like and subscribe, guys, sa ating YouTube channel. And sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo. Salamat po. Ingat. God bless. Bye-bye.